What's up, guys? This is Ted Claudio of Wazzup.PH Photography, and today in our learning series of the science and art of photography, we're going to teach you how to achieve the perfect exposure using your camera's manual setting by playing around with the exposure triangle. So that is aperture, shutter speed, and ISO. Okay, let's do it! This learning series has been brought to you by Fujifilm Philippines with our X-T100. So, how do you set your camera when in manual mode to achieve the perfect exposure? So, as we said, we will tackle the exposure triangle and learn about how to control the amount of light that will get into your camera sensor using aperture, shutter speed, and ISO. Pero paano natin malalaman kung tama nga yung exposure o yung liwanag na pumapasok sa loob ng camera? Isang paraan ay ang paggamit ng exposure meter. Pag nakita mong nasa zero na yung exposure meter, ibig sabihin tama na yung timpla. Pag nasa plus range siya, ibig sabihin masyadong maraming liwanag na pumapasok or overexpose yung litrato mo. Pag nasa minus range naman, ibig sabihin, kulang yung liwanag na pumapasok, so magiging underexpose yung litrato mo. So dapat, yung tamang-tama lang. Hindi siya masyadong maliwanag, hindi siya masyadong madilim. Makikita mo yung meter, itapat mo siya sa zero. So very useful talaga yung paggamit ng exposure meter. Pag nasa zero siya, tamang-tama lang yung liwanag na pumapasok doon sa camera. Hindi siya masyadong maliwanag, hindi siya masyadong madilim. Pero nasa sa ating pa rin mga photographer kung ano yung gusto natin timpla. Sometimes gusto natin medyo madilim or medyo maliwanag. So let's start with the aperture. So what is aperture? So aperture, yan yung buka ng lente. So kung malaki yung butas ng aperture mo, there will be more light to go in. The higher the number, yung aperture, let's say F16, makikita mo na mas sarado at mas maliit yung aperture. So pag maliit yung butas, siyempre, the amount of light that will go in will be less. Pero pag nilagay naman natin tong aperture sa pinaka maliit na number, so in this lens, it's F2, so, mas malaki yung butas niya. So, more light will go through the lens. So, let's say, kung ang tamang exposure natin is F8, according to the meter reading na makikita mo sa camera sa example natin, nasa zero siya sa F8. So, if I open it to F4, pag sinabi kong open, ibig sabihin, kung eto ganito kalaki yung butas ng F8, so ibubuka ko siya ng konti para lumaki, so that is called opening up. So I'm opening up from F8 to F4. So since lumaki yung butas, mas maraming liwanag na papasok. So as you can see in the photo, mas dumiliwanag yung photo. But pag nasobrang ka naman, let's say if we open it up to F2, masyado nang malaki yung butas, mas masyadong maraming pumasok na liwanag, magiging sobrang overexposed na yung photo. So balik natin siya sa F8, which is according to the meter is the right exposure. So pag tinaasan naman natin yung number, we are closing down. Pag sinabing closing down, from malaki yung butas, nililiitan natin. So, there will be less light that will go in. So, kung sinet natin sa F11, from F8, so didilim siya. Pag pinicturean natin, mas madilim yung picture. Pag nilagay na natin sa F16, mas madilim siya. So, you should set your aperture accordingly. So, lalakihan at liliitan mo yung butas para ma-achieve yung right exposure hanggang maging zero sa meter. Okay guys, so hopefully you have learned a lot of things today.
regarding our topic. So please don't forget to like, subscribe, and comment if you have any questions below. See you in the next episode. This is Ted Claudio of Wazzup.PH Photography, and see you in the next episode. So after aperture, so the next setting sa exposure triangle natin is yung shutter speed. So what is shutter speed? So shutter speed is yung amount ng time na nakabukas yung